Yan. Ituro ko sa inyo ngayon kung paano i-manipulate yung rows and columns and grid lines sa paggawa ng web design. Mas mabilis siya kasi pag nagpa-provide kayo ng layouts. Okay? Una, gawa muna kayo ng division na may parent ng ating mga division. So, ito yung parent natin na may class of container. And then, ito yung mga child. Yung mga div na yan. Na 1, 2, 10. Okay, gawin nyo muna yan. And then, yung title natin, CSS Grid. Ganito ang itsura niya pag nirun. Okay? So, pwede na tayong mag style. Una, lagay tayo ng style dito sa loob ng head. Okay? Style. Tanggalin lang natin tong attribute na to. Hindi naman kailangan yun. Then, sa loob ng style, pwede na tayong mag-target-target ng mga reference natin. Una, si container muna. Ay, mamaya na pala yan. Si body na muna pala. Body. So, si body, lagyan natin ng background na kahit yung hindi magaanong matapang na kulay. Yung simpleng kulay lang. F4 na lang natin. Hash. F4. So, yan. And then, set tayo ng font style natin. Or font family pala. Font family. Yan. Si Arial. Ayan o. May multiple na value na lumalabas. Ayan. Pag lumabas yung ganyan, pwede na yan. Ang purpose ng multiple value sa font family, in case na si, for example, sa Arial, hindi siya available sa isang browser. So, may tira ka pang dalawa. Kung hindi naman available si sans serif, may tira ka pa rin. So, kahit alin dyan, pwedeng gamitin. Okay, and then, font family, lagay din tayo ng text align para lagi lang siyang nasa center. Okay, ayos na yan kay body. O yun, nasa center niya. And then, doon na tayo sa container. Dito, sa parent, ano niya, element tag. So, container, kasi naka-class siya. So, that container, sa loob niyan, lagay na tayo ng mga properties and values. Una, gawin muna natin niya na max width muna natin. Max width natin, set natin sa 960. And then, margin natin, lagay natin lang ng 0. 0 lang. And auto dapat. Para laging nasa gitna. Tapos, since grid lines tayo or CSS grid, kailangan ka mag-display dito ng grid. Ayan o, display. Display mo dapat si grid. Okay? So, ano pa ba? Grid. Ayos na yan. Okay? Sige. Container. Maglagay muna tayo ng kulay. Para kitang-kita natin yung pagbabago mamaya habang minamanipulate natin sila. So, lagyan natin kulay yung mga child, yung mga division na nasa loob ng container. Okay? Paano siya i-call out? Siyempre, si parent muna. Uma-address to. Parent muna na may class of container. Ayan. And then, space lang. Tapos, yung mga child na.
Okay. Ba't maging local lang dapat, div, ito lang dapat. And then declaration. So una, gawin natin, lagyan natin sila syempre ng ano, background. Background eh light blue. Para hindi masyado matingkad. Tingnan natin. Yun. Kaso nga lang sobrang dikit-dikit sila. So maglagay tayo ng padding. Padding na kahit 20 lang. Tingnan natin. Pixel. Run. Ayan. Sige. Okay. Medyo maliit pa yan. Kasi pag nagiwa. Okay. Sige. Mamaya na lang. Balik tayo dito kay container. Kasi dito tayo maglalagay ng mga property kay grid. Mga property ni grid. Unahin na natin si grid gap para kahit papano may pagitan sila. 5 pixel. Try natin si pixel. Yan, so may pagitan sila. Tama na ba yan? Naliit pa yan, no? Gawin natin kahit 30. 30 yung padding sa mga division natin, sa mga child natin. Yun, medyo lumaki. Yan. So, okay yan. Mas maganda yan. And then, dahil may grid gap na tayo, tsaka may grid display, pwede na tayong maglagay dito ng grid column or grid template column kung gaano mo ba siya, or kung gaano kadami mo siya gustong hati-hatiin or kung ilan gusto mong maging columns niya. Sige, lagay muna natin grid dash template, wala si column, template dash column, yun, lumabas. Ayan, si grid template columns, marami kasi yung pwedeng pang debate sa kanya or pang declare sa kanya eh. Meron tayong fraction, meron tayong percent, and meron din tayong tinatawag na method. So unahin natin si percent na lang. Sige. Halimbawa, gusto natin itong mga to, gusto natin gawing 3 columns. So maglagay tayo dito syempre ng percent. Yung 100% hatiin natin halimbawa sa 3 or sa 4. 4 na lang para sakto. Para tigti 25%. 25% sa 9%. 25% then 25% 25% then 25%. So ayan, semicolon, run. Yun, di gumana. Bakit? Kasi ito, tingnan nyo, iba kulay niya. So nakahiwalay siya doon sa ano natin, sa value. Run natin. Okay, ayan, nakahati siya sa 4 na column kasi nag-declare tayo ng 4 na column, ng 4 na value dito. So, kung gusto natin silang gawing 3 lang na column, so, kulang to. Yan, no? Bawas. Pwede mo yan gawin, i-occupy mo, i-double up mo yung isang column. Let's say, yung gitna gusto mong gawing mas malaki. Gawin mong 50 to. 50. And then, yan. So, kung mapapansin mo, mas malaki ng doble itong sa 2, sa column 2. So, ganito siya i-treat ng website or ng web browser. For example, meron kang declare na 4 na column. So, 1, 2, 3. And then, yung susunod kay 3. Dahil, since 3 lang ang declaration mo, yung mga susunod pa doon, ipupush down niya na. Ayan o. Nasa baba na. Kasi si 4, assign na yan kay 1 ulit.
And then si 5, assign na yan kay 2 ulit. And then si 6, assign na ulit yan kay 3. So, since kompleto na naman, 4, 5, 6, yung susunod, ipupush down nga na naman. Ayan o. 7, 8, 9, and 10, pinush down ulit. Kasi assign siya kay 1. Okay, ganun lang siya. So, meaning, pag meron ka naman na talagang column, may 3 column ka na, ayan, 3 column, magpo-provide na siya ng row. Depende yan sa dami ng ano mo, ng pang-divide mo, or ng partition mo sa loob ng, or yung nilagay mo dun sa HTML mo. So, ganyan. So, pwede naman si column gumamit ng fraction. So, sige, i-comment lang natin to. Ganito lang pag-comment para hindi na yan gagana or mababasa. I-close mo lang. Kasi pag hindi mo kinose, madadama yung nasa baba. Ayan, bumalik yung kulay nito. So, pag kinoment mo ng ganyan, using forward and asterisk, and then close by asterisk and forward, babalik yan sa dati. Kasi hindi na to gumana. Comment out na yan eh. Tawag doon. Comment out. So, gamitin naman natin yung ano, fraction. Sige. So, grid dash template dash column. Ah, tama, column. Fraction naman ang gagamitin natin. For example, hatiin natin ulit siya sa 4. 1FR, yun yung fraction. 1FR, and then 1FR. So, ang maganda dito kay fraction kasi hindi mo na kailangan mag-compute ng 100-100. Ganyan-ganyan na lang. Hindi mo na hatiin si 100. Yun, siba? May apat siya na column na na-provide. 1, 2, 3, 4. Okay, so, kung gusto mo naman lakihan, kung alin yung column na gusto mong lakihan, halimbawa, yung una, gusto mong gawin mas malaki doon sa dalawa, edi gawin mo 2 and then run. Okay, kung mapapansin mo, mas malaki yung mga nasa column 1 kaysa dito sa 2, 3, and 4. Okay, ganun lang gamitin si fraction. At yung last naman natin na pakita ko na sa inyo lahat para ano, kung saan kayo komportable, yun yung gamitin nyo. So, ano to? Hindi yan dyan. So, next natin yung isa pa, yung grid. Medyo short-handed to, yung medyo mas mabilis siya gamitin. Dash template dash column. Yan. So, gagamit tayo ng methods. Eto. Yan si method. Si method, automatic lagi siyang followed by open and close parenthesis. Tapos, end mo na lang dito. So, sa loob niyan, diyan ka maglalagay ng value. Unang value mo, kung ilan gusto mong column ang gawin. So, let's say, for example, 5. 5 column. Tapos, separated niyan by comma. Separated by comma. And another, next value mo dyan ay kung gaano kalaki. So, una, tandaan nyo, una, kung ilang column. Pangalawa, kung gaano kalaki. So, mas magandang gamitin mo dyan si FR na lang. 1FR. So, tigwa 1FR. Ito yung shorthanded niya. Okay, ayan, di ba? So, 5 column siya. And then, na may laki na 1FR. May lapad na 1FR. So, mas mabilis kasi hindi mo na kailangan maglagay pa or maghati-hati ng ganun para ano siya gumana. So, ang akin, gawin ko tong 4 lang.
support. Yan, sige. And then, sa gawin ko nga dito, ano, gawin natin stripe color. So, kung para alternate yung kulay niya, kunyari, tsaka kita nyo talaga yung pagbabago ng bawat pag naglalagay ka ng codes, kung ano yung function para makita natin. Maglagay tayo ng ano, i-alternate natin yung kulay nila using ent selector. So, anin mo lang yung mga child dyan. Uno mo na si parent and si child. Ayan yung mga child. And then, colon. So, paglagay mo ng colon, lagay mo na si selector, si ent selector, na may child. Okay? Na doble. Isa lang yan. Tapos, end mo lang siya. Or, magde-declaration pa pala tayo dyan. Si end child ay isang selector na pwedeng, dalawang option lang ang pwede ilagay. Even or add number. So, tandaan nyo yan. For example, nilagay natin add. And then, dito, wala pa tayong isipin nyo, wala pa tayong declaration na nalalagay. Kailangan natin pa rin dyan ng declaration. Tapos sa loob, ilalagay natin yung background ko, background niya. Kung ano ba yung magiging kulay ng mga add number. So, add, so, ibig sabihin, 1, 3, 5, 7, yun yung mga add number. Sabihin, ano mga kulay maganda. Hanap tayo, or, pwede rin gumamit ng ano. Kayo bahala kung ano nagamitin nyo. Sa akin, pink. Para natin. Okay, so naging pink yung mga add number natin. So, 1, 3, 5, 7, and 9. Okay, yun yung gamit ni Enchild. Gamitin na natin yan para kahit pa paano nag-iiba-iba yung kulay niya. Or naka-alternate yung kulay. So, pwede rin dyan yung even number. Even number. Or even lang lalagyan natin. Okay, so yung mga even number naman nalagyan. 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, so next tayo kay ano na? Kay Rose. Sabi ko nga sa inyo, si Rose, kusa nang nagkakaroon pag sobra sa declaration natin yung partition or yung mga section. Ayun, no? Dahil sobra, nakapag-create na siya ng tatlong rows na, ayan, no? 1, 2, 3. So, pwede naman yan si Rose. Ang gawin na lang natin, lagyan natin siya ng height. So, kung kung si column, yung width, yung ano sa kanya, si Rose, pwede mo sa kanya i-edit or i-manipulate yung height ng bawat section. Okay. So, balik tayo dito kay container. Ayan si container, ha? Yung parent or container ng ano, pinaglalagyan ng mga section natin. So, lagay natin dito, grid. Diba kanina, grid template column. Ngayon naman, grid template rows tayo. Template rows, ay, cells. Template rows. So, ang gawin natin, gamitan na lang natin to agad ng method. Ayan, repeat. So, ilang rows ba gusto mo? O, sige, ilagay natin, let's say, 5. And then, separated by comma. Para sa kung gaano mo siya kataas na ano, kung gaano siya kapangkad or height niya. Okay. So, try natin kung gagana. Kung gagana lang to. Kung hindi, kailanganin natin mamaya si ano, si min-max. Try natin. 200 pixel.
Semicolon. Ayan, gumana naman siya. So, repeat. And then, lagay mo kung ilan. So, hindi na kasi siya, hindi mo na mahalatang gumawa pa siya ng, na meron pa siya dito na another rows. Kasi 5 yun, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan mo yung provided niyang height. Equal na equal pa rin sa dalawang, sa dalawang to. Eto, wala dito. Ayan, dito, hanggang dyan. So, ibig sabihin, may nakaabang pa dyan na dalawa. Dito sa dalawang to. Sa baba na to. Okay. Hindi mo lang yan, hindi lang yan nalagyan kasi kulang na nga tayo eh. So, kung ibig sabihin, kung maglalagay ka pa ng another section, bababa na lang yan dyan ng kusa. Okay? So, anytime na gusto mong lagyan yan ng text, malalagyan yan. Meron din naman isa, yung min-max, kaso mas mahaba yun. Mas mahaba yung gagawin mong ano. Na ano. Sige, try na rin natin. Comment natin to. And then, asterisk. Asterisk, then. Okay, try nga natin. O, bumalik sa dati. And, yung isa pang pwede natin gawin or pwede natin gamitin para ma-ano natin, ma-manipulate natin si rows. So, grid. Grid. Template. Wala pa. Template. Rows. So, pwede kang maglagay dito ng ano. For example, ganun pa rin naman. Repeat. Kaso nga lang, papahabain lang natin. So, ilang row ba? Sige, ilang row ba? Sabihin natin, 5 ulit. And then, kama. Separate. Oops. Nangyari. Pindot. Okay, so kama. Pwede mo ditong gamitin si min max. Kasi kung kanina, wala yung minimum. Ito, si 200 pixel na dineclare natin. Wala yan minimum. So, kailangan may minimum pa rin siya. Maasahan mo dyan si min max. And then, open and close parenthesis, maglalagay ka para sa declaration ng kanyang value sa loob niya ilalagay. Lagyan muna natin ito ng semicolon sa dulo. Okay, so ang paglagay naman ito ng value, pares lang kay repeat. Una, kung gaano ka tangkad. Let's say, 150 pixel. And then, pixel. Tapos, pagkalagay mo dyan ng 150 pixel, lagay mo na lang na sunod na value, auto, para lagi siyang nasa gitna. Okay, so ayan. So, meron tayong 5 na naman na rows. 1, 2, 3, 4, and 5. So, kita naman sa baba yung space niya pa. So, pares naman gumana. Pero, mas accurate lang to si min-max. Kasi may minimum of 150 pixel. Samantalang kay dito, kay repeat, kay aya dyan, kahit gaano kahaba ang ilagay mo, magiging cost na yun ng pagpangit ng ano mo, ng design. So, okay. Mahirap kasi i-upload to, kaya ang gagawin ko, ipuputulin ko muna dito, and then next natin, next ko, sa susunod na video, yung lines, yung grid lines mismo, mas mabilis siya. Tsaka ang ganda niya, i-manipulate kasi, makita mo yung laki talaga ng pagbabago niya kung magde-design ka sa or magle-layouts ka. Okay? So,
end ko muna to. Gagawa ulit ako ng video.